Welcome to the Minifig Church Channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. What's up, mga Finchers? Kaka-check ko lang ng YouTube channel ko at doon ko na-realize sa kalahating taon na pala mula nung huling episode na in-upload ko. Marami rin ang nagme-message at saka nagtatanong kung kailan ako ulit gagawa ng video. Eh, ito na nga, isang simpleng episode na lang muna para sa pagbabalik ng Mini Future. Update lang, mga Finchers. A few months ago, nag-decide ako na mag-quit na ako sa pag-aalaga ng finches. Pero bagamat marami na ako na-dispose sa mga alaga kong finches, may mga mangilan-ngilan pa rin pares na natitira. Hindi man ako nagmamadali na maubos sila dahil yung dami ng mga pares ko ngayon ay medyo manageable na kumpara doon sa dati, na ang laking oras talaga ang nakakain sa bawat araw ko. Pero wag na yan ang pag-usapan natin dahil hindi naman yan yung topic natin today. Ang topic natin today ay tungkol sa airsack mites, mga parasites na commonly nakukuha ng mga ibon, lalong-lalo na sa mga guardians, canaries, at kahit sa mga budgies. Base nga sa isang eksperimento ng mga iba't ibang mga species ng Australian finches, ang mga guardians ang pinakamadalas mapeste ng mga ito. Kaya dito, pag-uusapan natin kung ano ba ang airsack mites, ano ito nakukuha, mga symptoms at saka epekto na ito, at kung ano yung mga pwedeng gawin para makasurvive yung mga alaga natin na meron na ito. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang anatomy ng mga ibon. Bukod kasi sa baga ay may siyam na air sac sa mga ibon at natumutulong sa paghinga nila. Ito rin yung parte ng katawan nila na pinamumugaran at tinitirahan ng mga maliliit na parasites, kaya sila tinawag na air sac mites. At kapag dumami ang mga ito sa loob ng air sacs ng ibon, maapektuhan na itong lalamunan at baga ay yung respiratory ng mga ibon. Ang mga parasites ay ito ay nabubuhay ng mga hanggang 3 linggo, ngunit bago ito mamatay, sigurado nakapangitubreto ulit kaya ang bilis nung dumami. Kapag stress ang ibon sa mga panahon ng breeding, molting o sobrang init, nagtitrigger ito sa mga sac mites sa maging aktibo at mapabilis ang kanilang maturity. Ang mga air sac mites ay hindi basta-basta lang nakukuha ng mga ibon. Ito ay nakakahawa at lumilipat-lipat sa mga katawan ng mga ibon, kaya normally, nanggagaling ito sa mga wild na ibon na dumadayo o yung mga ibon na bago niyong bilhin na hinalo niyo sa inyong mga alaga. Kapag kasi mayroong air sac mites yung mga ibon na to, pwede sila makahawa sa ibang mga alaga niyo. Kapag sila ay bumaheng, umupo, o kaya na-contaminate nila yung pagkain at tubig na binibigay natin. Pwede rin ito manggaling sa mga dumi ng ibon na may air sac mites. Isa pang paraan kung paano ito lumilipat ay kapag may mga inakay na sinusubuan ng mga infected na finches. Kapag may mga air sac mites sa mga ibon natin, mababarahan nito yung mga lalamunan at baga sa mga alaga natin. Kaya't mahihirapan silang huminga na pwede nilang ikamatay pagka hindi naagapan. Pero huwag kayong mag-alala dahil nagagamot naman ito at malaki pa rin ang chance na mag-survive ang alaga ng mga ibon kapag na-treat kagad. Maaari nyo rin mapansin ang mga symptoms na ito. Pananamlay at saka mahina kumain. Tahimik at saka hindi gaano kumakanta o sumisiyap. Panay ang pag-shake at pagpag ng ulo. Pinupunas yung tuka sa perch o kaya sa kanilang mga katawan. Nakakalbo yung ulo, patok at leeg. Hirap sa paghinga na parang hinihingal. At bumabahing o yung tulog na at minsan maririnig niya para may mga pagkito sa paghinga. Mas madali nyo rin maririnig ito, pagka gabi at tahimik na yung mga ibang ibon sa ibon ninyo. Sa pang paraan para malaman kung infected ng air sac mites yung ibon ay sa pamamagitan ng pag-ilaw sa lalamunan ng ibon para makita nyo kung may mga maliliit na poldok sa loob. Pero napakaliit na mga yan kaya medyo mahirap talaga makita. Sa unang pagkakataon na napansin nyo na nagpakita ng mga symptoms yung mga ibon nyo o duda kayo na maaaring infected sila, unang-una nyong gawin ay ihiwalay nyo kagad sa ibang mga alaga nyo ang infected na ibon. Ivermectin yung gamot na ginagamit para mamatay ang mga air sac mites. Nabibili yan sa mga poultry supply ng tingi o kaya per milliliter. Yan din yung gamot na ginagamit pamatay sa ibang parasites gaya ng mga puto o garapata sa ibang mga alaga natin gaya ng baka, baboy, at kahit sa aso. Kaya matapang ang gamot na yan at dapat maging maingat kayo na sa tamang dosage sa kapag a-apply nito sa ibon. Kung para sa mga maliliit na finches lang naman, sapat na yung isang patak sa batok o kaya sa hita ng ibon. Pero para sa akin, mas tiwala ako sa paggamit ng S76 o kaya SCAT. Ito yung pangalan ng mga gamot na kagaya ng ivermectin, pinapatak niya sa batok o hita ng ibon. Yun nga lang, mas safe ito para sa finches, para lang sa akin ha.
Medyo may kamahalan din ang gamot na to dahil mga nasa 2,000 pesos ang isang 50 ml na bote. Pero may mga nagbebenta rin ng mga 5 ml at 10 ml na bote nito. Matipid naman ito gamitin dahil isang patak lang sa batok ng ibon. Yan. Usually lang, kapag alam kong infected ng aircraft mites ang ibon ko, tatlong sunod-sunod na araw ko yan pinapatakan. Yan ay para matigil yung cycle na tinatawag. Madali kasing dumami yung parasites na ito. Kapag halimbawa, pinatakan nyo ngayon, maring mamatay yung iba sa kanila, pero may mga iba pa rin makakalusot o makakapangit pa. Kaya para makasiguro na namatay na lahat, pati yung mga bagong pisa ng mga air sac mites, tatlong araw na sunod-sunod kung papatakan yung ibon. Kung nais nyo mga talaga makasiguro, pwede nyo pang patakan ng tig-dalawang beses sa susunod na dalawang linggo. Ang may papakita ko lang sa inyo yung paglalagay ng scat sa ibon dahil ito yung gamot na meron ako ngayon. Madali lang naman kung tutuusin ang paglalagay. Una, hawakan nyo ng maingat ang ibon na lalagyan ng gamot. Ingat lang kayo at baka makawala at huwag masyadong mahigpit para hindi naman sila mapisa. Pakalmahin din ang ibon para hindi sila masyadong ma-stress. Kapag ready na ang ibon, pwede kayong mamili kung sa batok o sa hita nyo gusto patakan. Kung saan man ang napili nyo, hawiin lang yung balahibo dahil kailangan maipatak ang gamot directly sa balat at hindi dun sa balahibo. Isang patak lang para sa mga ganitong kalit na ibon, ha? Additional tip lang din mga finchers. Oo, kasi nakaugalian ko na magpatak sa lahat ng mga finches ko na more than 6 months na every month or every 2 months. Yan ay parang prevention lang kaysa irisko na magkaroon ng infestation sa aviary ko. Kapag kasi may nagka-air sac mites sa naibon sa ibunan, lalong-lalong na doon sa mga naka-colony setup, mas mabuting patakan nyo na lahat ng ibon para maiwasan ang pagkalat at mas maraming magkasakit. At syempre, ugaliin din na panatiliing malinis yung ibunan para iwas sa sakit, hindi lang sa air sac mites. At dito na nagtatapos ang episode na to. It's good to be back at na-miss ko rin gumawa ng mga videos para sa inyo. Abang-abang na lang din kayo sa mga susunod na upload. Tsaka please subscribe, like, and share na rin sa channel ko na ito. Goodbye for now at see you next episode.